Ang kwento ay nagsisimula sa kaharian ng Hamel. Sinira ni Vermouth at ang kanyang mga kasamahan ang lahat. Ang layunin nila ay talunin ang mga hari ng demonyo, at sa ngayon ay nakatalo na sila ng tatlo. Kasama ni Vermouth sina Shena, isang mahusay na wizard, Anes, ang tagapagpagaling ng grupo, si Molen, ang matapang na tagapagtanggol, at si Hamel, ang ating pangunahing tauhan. Naniniwala si Hamel na karibal niya si Vermouth. Sila ang namamahala sa kaharian, ngunit biglang may isang halimaw na biglang sumulpot. Nagmadali si Hamel upang protektahan si Vermouth at tinanggap niya ang atake na sumadsad sa kanyang dibdib. Sa kanyang huling sandali, nagpapaalam si Hamel sa lahat. Ngayon ay isang batang lalaki na siya at ang kanyang nakaraang buhay ay isinulat sa isang aklat. Sa kanyang pagkabuhay muli, nagtataglay siya ng mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. 300 taon na ang nakalipas mula nang mamatay siya sa misyon na puksain ang mga hari ng demonyo. Sa hindi inaasahang pangyayari, muling ipinanganak siya bilang isang apo ng bayani na si Vermouth. Ngayon ay tinatawag na siyang Eugene Lionhart at 13 taong gulang. May iba't ibang babae si Vermouth, ngunit ang opisyal niyang angkan ay mula lamang sa kanyang asawa. Maraming sanga ang kanilang angkan, ngunit hindi pinapansin ang mga hindi direktang pamilya. Si Eugene ay mayroon ding apelyido na Lionheart, ngunit siya ay mula sa hindi direktang pamilya. Malapit na ang seremonya ng pagsasali ng angkan kung saan sila ay maglalaban. Ang mga mula sa hindi direktang pamilya ay hindi pinapahintulutan na gamitin ang tunay na espada at mag-ensayo ng mana. Sa halip, nag-e-ensayo si Eugene gamit ang isang kahoy na espada. Medyo nag-aalala ang kanyang ama dahil sa hindi pangkaraniwang hitsura ni Eugene. Malapit na ang araw ng seremonya ng pagsasali ng angkan. Ang seremonyang ito ay tradisyon na isinasagawa isang beses kada 10 taon. Kasali dito ang parehong direktang linya at sanga. Pinipili nila ang mga bata mula 10 hanggang 15 taong gulang mula sa pangunahing angkan. Sila'y maglalaban upang malaman kung sino ang karapat-dapat na tawaging Lionheart. Subalit, ang mga mula sa direktang linya ay pinapahintulutan na mag-ensayo gamit ang tunay na mga armas at palakasin ang kanilang mana. Ito ay upang hindi mas mataas ang pagtingin sa mga mula sa sanga kaysa sa mga direktang nagmula sa angkan. Sa kabila nito, napaka-talented ni Eugene. Nagdaramdam ang kanyang ama dahil wala siyang natatanging talento. May 3 bata mula sa direktang linya at 6 mula sa sanga ang maglalaban. Ang isa sa mga bata mula sa direktang linya ay anak ng unang asawa, at ang 2 naman ay kambal mula sa 2 asawa. May 2 sangay na may mas malaking kapangyarihan, at ang iba naman ay hindi masyadong pinahahalagahan. Nagbabalik sa alaala ni Eugene ang kanyang nakaraan. Noong mga panahong yon, inakala niyang siya ay isang henyo, ngunit hindi pala. Ang tunay na henyo ay ang dakilang Vermouth, pinupuri ng lahat at kinikilalang ang Diyos ng digmaan. Tanyag rin ang kanyang mga kasamahan sa kanilang mga larangan. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, napatanong si Eugene kung buhay pa rin ba ang hari ng demonyo hanggang ngayon. Sa kanyang nakaraang buhay, ipinangako sa kanya ni Vermouth na kanyang papatayin ang hari ng demonyo ng pagkabilanggo, at dahil sa pangakong yon, nagpatuloy ang kapayapaan hanggang ngayon sa loob ng 300 taon. Sa wakas, narating na nila ang pangunahing teritoryo ng Lionhearts. Dumating si Eugene sa kaharian. Tanging ang mga kabilang sa direktang linya ang pinapayagang magsuot ng emblem sa kanilang kaliwang bahagi, nanatili doon si Eugene, may isang maid na tutulong sa kanya sa anumang kailangan niya. Hiniling sa kanya ni Eugene na ipakita sa kanya ang gem. Sa labas ay may isang lalaki at isang babae na may emblem. Ito ang kambal at pinagtatawanan siya sa pagiging mahirap. Binigyan siya ng babala ng 2 ito. Lumabas ang iba pang batang lalaki, ngunit agad na nahuli ng batang babae. Nag-e-ensayo si Eugene gamit ang isang kahoy na sibat. Namangha ang katulong sa kanyang galing sa paggalaw. Dumating ang kambal sa lugar, sina Kian at Sel ang kanilang mga pangalan. Tinanong siya ni Kian kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Eugene, "Hindi mo ba nakikita na hawak ko ang isang sibat, at binansagan siyang bobo?" Nalulungkot na nagalit si Kian at hinihiling sa kanya na humingi ng paumanhin. Humingi ng tawad si Eugene, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Patuloy silang nag-aaway at pinauutusan siya na linisin ang karuwahe na ginamit niya. Sinabihan ni Eugene ang katulong na siyang maglinis nito. Nagagalit si Kian at nagtatanong kung bakit hindi niya sinunod ang kanilang utos, dahil siya raw ay si Kian Lionheart. Sa pang-uuyam, sinagot siya ni Eugene, "At ako naman si Eugene Lionheart." Nagpakilala rin si Sel Lionheart. Patuloy na nagagalit si Kian dahil hindi niya sinunod ang kanilang utos. Kaya't kinuha niya ang isang kahoy na espada sa sahig at hinamon si Eugene sa isang labanan. Sinubukan ni Eugene na tanggihan ng hamon, ngunit si Kian ay patuloy na nagpipilit at naging nakakainis.
Sa huli, pumayag si Eugene at tinanggal ang mga pabigat sa kanyang damit. Nagulat si Kian sa dami ng pabigat na dinadala ni Eugene. Pumwesto sila, at walang kahirap-hirap na natalo ni Eugene si Kian sa isang kisap mata. Na-overwhelm siya, dahilan para mapasok ka si Kian. Hindi maintindihan ang nangyari, inakusahan ng kapatid ni Kian si Eugene na gumamit ng mana ng hindi patas. Sa kabila ng kanyang mga paunang protesta, kalaunan ay tinatanggap niya ang kinalabasan. Isang lalaking nagngangalang Heather ang dumating at lumapit sa kanila upang maunawaan kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Eugene ang sitwasyon, at nagpasya silang umalis. Ngayong gabi, isa pang katunggali ang darating, habang ang iba ay darating bukas. Iniulat ni Kian ang insidente sa kanyang ina, si Anacelia, na pangalawang asawa ng direktang linya. Galit na galit siya sa kung paano pinapahiya ng isang karaniwang tao ang kanyang anak. Humingi ng paumanhin si Kian, ngunit sinampal siya ng kanyang ina at inutusan si Heather na dalhin siya para sa pagsasanay. Inutusan niya ang kapatid ni Kian, si Sel, na manatili sa tabi ni Eugene. Inamin niya na kung bibigyan ng pagkakataon, papatayin niya si Eugene, ngunit siya ang magiging pangunahing sospek at haharap sa mga kahihinatnan ng paglabag sa code ng pamilya. Hiniling ni Heather kay Sel na kaibiganin si Eugene. Kinabukasan, dumating ang tatlong tagapagmana mula sa collateral lines na pinangalan ng Deacon, 11 years old, Hansen, 14 years old, at Juas, 10 years old. Dumating din ang ulo ng pamilya, at lahat ay nagtitipon upang salubungin siya. Kasama sa pulong ang legal na asawang si Deones, at ang panganay na anak ng direktang pamilya si Ayod Lionheart ang una sa linya para sa kaharian, ay naroroon din. Dumating si Hillade Lionheart, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Jean. Binati ni Hillade ang lahat at iniimbitahan silang sabay na maghapunan. Nagtipon sila sa hapagkainan ng pamilya, at ang wala lamang ay sina Gargis at Desaira. Bagamat mula sa isang sanga ng pamilya, mataas ang pagtingin sa kanila. Kasama rin nila si Love Arian, isang lalaki mula sa Pulang Tore at alagad ni Shena, o mas tumpak na sabihin, alagad ng alagad ni Shena. 300 taon na ang nakalipas, naging pangunahing alagad sa Green Tower si Shena, at siya ang pinakabatang Tower Master sa kasaysayan ng Aeroth. Binuo niya muli ang mga standard na aklat ng mahika sa Aeroth. Dahil dito, itinuturing siya bilang pinakadakilang guro ng parehong Green at Red Towers. Hiniling ni Hillade kay Kian na humingi ng paumanhin kay Eugene at pinuri rin niya ang kahusayan ni Eugene. Nagulat siya nang malaman na halos nag-ensayo mag-isa si Eugene at nagtagumpay pa rin laban sa kanyang anak. Nagumpisang kumain sila, at matapos ang hapunan, ipinaliwanag nila na ang unang pagsusulit ay isang labirinto. Sa loob nito, may mga patibong at mga halimaw. Gayunpaman, tiniyak ni Love Arian na ang mga halimaw ay mga ilusyon lamang. Bagamat mararamdaman pa rin nila ito bilang mga tunay na nilalang. Kapag nagawa nilang talunin ang pinuno ng labirinto, maaari silang pumili ng isang kayamanan mula sa silid tanggapan ng Lionheart na pamilya. Sa pagtatapos ng hapunan, si Eugene ay naglalakad nang biglang makasalubong niya si Gargis at Desaira. Tinanong nila siya kung talagang nilabanan niya si Kian, at sinabi niyang oo bago siya umalis. Lumabas si Eugene upang mag-ensayo, at muli na namang dumating sina Gargis at Desaira. Hinamon siya ni Desaira sa isang laban ng sibat dahil ito ang kanyang espesyalidad. Si Gargis ang magsisilbing hurado, at nagsimula ang laban. Naharang ni Eugene ang lahat ng atake ni Desaira. Hindi na alam ni Desaira ang gagawin, matapos magtapo ng maraming atake, inakala niyang may pagkakataon na, pero madaling naharang ni Eugene ito. Kaya't itinanghal na panalo si Eugene. Nais ni na Gargis at Desaira na makipagsanib puwersa kay Eugene upang talunin ang direktang linya, dahil hindi pa ito nangyari. Nais ni Anacelia na mahanap ang paraan para mabuhay ang kanyang mga anak. Umaasa siyang si Ayod ay mapipili ni Love Arian upang pansamantalang umalis ang pamilya. Magiging mas malakas ang kanyang mga anak at kukunin nila ang unang pwesto bilang tagapagmana. Dumating ang araw ng pagsusulit, ibinigay ni Love Arian sa kanila ang mahika na nagpapahintulot sa kanila na lumikha ng kanilang nais na sandata. Bawat isa ay gumawa ng sariling sandata, pagkatapos ay ibinigay niya sa kanila ang isang kwintas na tumutulong sa kanila upang malaman kung sila ay nasa panganib o gustong lumabas sa labirinto. Lahat sila ay pumasok sa portal na patungo sa labirinto, sanay si Eugene sa mga labirinto dahil sa kanyang nakaraang buhay na madami ng pinagdaanan. Kaya't lubos niyang kontrolado ang lahat. 3 na ang na-disqualify, ang iba pa ay nasa loob pa ng labirinto. Sinusubaybayan sila ni Love Arian at Hillade. Sila'y pinag-aaralan at ina-analyze ang kanilang mga kahinaan. Mas interesado sa mahika ang panganay na anak, pero hindi niya ito tinutuloy dahil sa kanyang ina.
Gayunpaman, nais ng kanyang ama na tuparin niya ang kanyang mga pangarap. Sinabi ni Love Arian na ang paborito niyang kwento ay ang kay Shena, samantalang malamang na ang paborito ni Hillade sa kwento ay si Hamel, bagamat hindi niya sinabi ito, dahil siya ay nagulat sa galing ni Eugene. Pareho silang nagulat sa paglaban niya. Nagulat sila at tinawag siya na henyo dahil ang troll ay isang pagsusulit upang malaman kung paano siya makakatakas, hindi upang labanan ito. Sa halip, madali niyang natapatan. Nakayanan rin ito ni Gargus, pero nasugatan siya at nawala ng malay. Nakatakas si Kien mula sa troll at sumama sa kanyang kapatid na si Sel. Lumitaw rin si Desaira at nagulat si Kien dahil sa sigaw nito. Ito sana ay isang ambush na plano ni Desaira, ngunit nabigo siya kaya't sinubukan niyang tumakas. Hinabol siya ng dalawa hanggang sa dulo at nakarating sila sa gitna ng labirinto kung saan naroon ang huling kalaban. Nandoon na si Eugene sa isang sulok at nagtatanong kung bakit silang tatlo ang dumating ng sabay-sabay. Hinihintay ko kayo dahil gusto kong malaman kung sino ang unang darating. Nais ni Eugene malaman kung sino sa kanila ang unang dumating. Sinabi ni Sel na siya ang nauna. Gusto ni Eugene na ibigay ang pwesto sa kanila dahil alam niyang madaling malalampasan niya ang laban. Sa halip, nais niyang bigyan ng pagkakataon ang iba na pinaghirapan nilang makarating sa puntong iyon. Ang halimaw ay hindi aatake kung wala sa isang tiyak na distansya. Nagmungkahi siya na sundin ang pagkakasunod-sunod ng pagdating para sa pag-atake. Nagsimula si Desaira, kasunod sina Cyan at Sel. Lahat sila ay lalaban mag-isa. Sinabi ni Eugene kay Desaira na kung hindi siya handang lumaban ng buong tapang, dapat sumuko na lang siya, ngunit hindi niya ito ginawa. Sinabi ni Cyan na kung maglalaban si Eugene, siya ang huling sasali, at kung magawa ni Cyan na talunin siya, tatawagin niya itong, kuya, habang buhay. Ito'y nagbigay ng inspirasyon kay Cyan. Ang huling boss ay isang minotaur, at si Desaira ay nasa harap na nito. Nagsimula ang laban, ngunit madali niyang natapatan si Desaira. Hinuli siya ng minotaur at itinapon palayo, at doon natapos ang kanyang laban. Hindi na siya inatake ng minotaur dahil siya'y isang ilusyon. Sumunod si Cyan, kung saan ibinago niya ang kanyang espada gamit ang ki. Ang teknik na ito ay nangangailangan ng 10 taon na pagsasanay sa maa upang matutuhan. Nawala ang kanyang ki dahil ang gumawa ng labirinto na si Love Arian ay pinatigil ang paggamit ng ki, kaya't nasa parehong kondisyon silang lahat. Humarap si Cyan ng diretso sa minotaur. Nakapagbigay si Cyan ng mga maliliit na sugat sa minotaur, ngunit hindi ito sapat. Sinubukan niyang tumbahin ito sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga binti nito, ngunit naharang ito sa tuhod. Nahuli siya at itinapon, ngunit hindi siya tinamaan. Sumunod si Sel, ngunit mas pinili niyang huwag ng lumaban dahil hindi rin niya magagamit ang ki, kaya't walang saysay ang paglaban niya. Pinuri ni Eugene ang katalinuhan ni Sel. Kumuha siya ng kanyang espada at kalasag. Nagsimula ang laban, umakyat si Eugene sa katawan ng minotaur. Nakaiwas siya sa lahat ng atake nito at umakyat patungo sa ulo nito. Sinuntok ng minotaur ang kanyang mukha, ngunit nalampasan niya ito. Pagkatapos, sinimula ni Eugene na putulin ang leeg ng minotaur, lalo na sa artery nito. Sa wakas, napatumba niya ito at nagwagi sa laban. Nagulat si Cyan at may nadama siyang emosyon, ngunit hindi takot. Malamang ay paghanga sa kapangyarihan ni Eugene. Natapos ang seremonya, nagulat si Hillade, lalo na si Love Arian. Dahil madali nitong nalampasan ang labirinto nito na parang walang kahirap-hirap, nagpadala si Hillade ng mga tao upang imbestigahan ang bayan ni Eugene, kung saan kilala siya dahil sa kanyang pagsisikap sa pagsasanay. Sinabi ni Hillade na ipinanganak si Eugene upang makipaglaban at tinanong ni Love Arian kung hindi ba ito nag-aalala na mas magaling siya kaysa sa kanyang mga anak. Gayunpaman, masaya si Hillade dahil ito'y magpapabilis sa kinang ng pangalan ng Lionheart. Patuloy na pagpipilit ni Love Arian kung ano ang mangyayari kung si Eugene ang pipiliin bilang susunod na tagapagmana at magiging bagong leader ng pamilyang Lionheart. Sinabi ni Hillade na ang posisyon ng pangulo ay dapat mapunta sa pinakamahusay sa mga Lionheart. Kung hindi nila maipapagtanggol ito, nararapat na sa kanya ito. Nagmungkahi si Love Arian na ampunin ni Hillade si Eugene bilang kanyang anak upang maiwasan ang pagkakagulo mula sa iba't ibang sanga ng pamilya. Nagtipo na ang lahat ng mga bata maliban sa 3 na natalo agad. Nagtataka si Hillade kung bakit sila nabigo, si Ayod ay hindi nakarating sa labirinto dahil abala siya sa mahika. Nakarating sina Cyan at Sel, pero hindi nila natapos ang laban sa minotaur. Sa kabilang banda, ginawa ni Eugene ang lahat ng tama, binabati ni Hillade silang lahat, lalo na si Eugene. Lahat sila ay umalis upang magpahinga, ngunit hiniling ni Hillade na sumama si Eugene sa kanya. Halos ibigay na ni Hillade sa kanya ang kayamanan. Naiinggit si Sel dahil hindi pa siya nakakarating sa silid ng mga kayamanan.
Habang naglalakad sila, sinasabi niya ang kanyang kahusayan sa paggamit ng iba't ibang uri ng sandata. Sa kasalukuyan sa pamilya ng Lionheart, ang espada ang malakas, ngunit noong mga nakaraan, kayang gamitin ni Vermouth ang anumang uri ng sandata. Tinawag siyang God of War na pinakamahusay sa lahat. Sinabi rin niya na hindi lamang si Vermouth ang mahusay sa paggamit ng iba't ibang sandata. Ang isa pa ay si Hamel, isang dakilang magiting na sumunod kay Vermouth. Ipinahayag ni Hillade na mas gusto niya si Hamel kaysa kay Vermouth. Namamangha si Eugene, hindi sa kanyang kamahimalaan, kundi sa mga taong tulad ni Hamel. Hindi niya naramdaman ang kahinaan kay Vermouth, kundi hinahangad niyang lampasan ang kanyang mga limitasyon. Sa huli, nagbuwis siya ng sarili para sa kanyang mga kaibigan. Nakarating sila sa lugar kung saan naroroon ang mga kayamanan. Si Eugene ang unang taong hindi miyembro ng pamilya na pumasok doon. Mayroong isang senado roon na binubuo ng mga matatanda ng Lionheart ang mga miyembro ng direktang sanga ng pamilya at dituwirang sanga ng pamilya. Naroon lamang ang mga pinakamahalaga. Sa silid ng mga kayamanan ay mga pamana na naipon sa loob ng daang taon. Kasama rito ang mga pamana ng dakilang Vermouth. Humiling si Eugene para sa banal na espada, ngunit hindi ito posible dahil ito ay isang simbolo ng pamilya Lionheart. Isa pang dahilan ay pagkatapos ni Vermouth, walang ibang tao ang kinilala ng banal na espada. Binuksan nila ang silid at masayang pumasok si Eugene, sulyap-sulyap sa banal na espada. Ang banal na espada ay isang espada na umiiral simula pa noong unang panahon ng banal na imperyo ng Yeres. Ito ay isang espada na ibinigay ng Diyos, at tanging si Vermouth lamang ang nakagamit nito. Gamit ang espada na ito, nilabanan niya ang Demon King of Slaughter, ang ikalimang pinakamataas na nilalang sa Infernal Realm na si Hamel. Sinubukan ni Eugene na hilahin ang espada, ngunit hindi niya ito magawa. Bukod pa rito, kahit na magawa niya itong kunin, hindi niya ito mapapasakan niya. Kaya't sumuko siya at naisip na pumili ng iba. Habang naghahanap, natagpuan niya ang aspel, ang espada ng kasakiman. Ang espada ng kasakiman ay isang espada na kayang kainin ng mana ng sinasalantang nilalang at gawing sariling kapangyarihan. Kayang putulin nito ang malakas na mga spell sa isang matalas na pagbuga. Ngunit ang dahilan kung bakit magagamit ni Vermouth ang aspel ay dahil isa rin siyang mahusay na mandirigma. Sobrang mataas ito para sa kasalukuyang sarili niya, kaya't nagpasya siyang maghanap pa ng iba. Mayroon ding iba pang mga sandata na kanya ng kilala, tulad ng Carbo Spear ng Draconian. Ito'y nangangailangan ng kaunting oras upang uminit, ngunit kayang magbuga ng mga apoy katulad ng hininga ng isang dragon. Ang Wind of Storm Sword, ito ay isang espada na binasbasa ng Elemental Spirit, King of the Wind. Ang Bow of Unbridled Thunder, Pernoa, ito ay isang busog sa kalangitan na kayang lumaban sa anumang distansya. Ang Lumilipad na Iusory Sword, Jabal, ito ay isang espada na kapag nalagyan mo ito ng mana, magiging latigo na may daan-daang talam. At ang Geddon's Shield, ito ay isang kalasag na kayang ipangilag lahat ng atake sa isang walang laman na lugar. Sinabi ni Eugene na ang mga ito'y kahanga-hanga at hindi siya magtatampo kung makukuha niya ang isa sa mga ito. Ngunit nagtataka siya kung mayroon pa bang ibang mga bagay, hindi niya nakita ang Moonlight Sword o ang Demon Spear. Iniisip niya na ang pinakamadaling pagpipilian sa ngayon ay ang Wineth Sword. Gayunpaman, mas gusto niyang maghanap pa ng kaunting oras. Mayroon din mga gintong aksesorya, hindi lamang mga sandata. Nang maigi niyang tingnan, kinuha niya ang isang kwintas, na ang kwintas ay isa sa mga nakaraan niyang buhay bilang si Hamel. Alala ng kanyang mga magulang na nilamon ng mga halimaw. Nagtataka siya kung bakit naroroon ito, baka si Vermouth ang nagdala ng kanyang katawan sa kanyang tahanan. Medyo nalilito siya kung bakit nagpapatuloy sina Hamel at dalawang Demon King. Napatanong siya kung ano ang pangako na kanilang inilagay sa kanyang mga alaala. Ayaw ni Eugene na sisihin sila, iniisip niya na siguro mayroong dahilan kung bakit hindi nila magawang patayin ang Demon King. Sa huli, nagpasya siyang kunin ang kanyang kwintas mula sa nakaraan. Ayaw niyang manatiling nasa impyerno ang alaala ni Hamel sa loob ng imbaka na yon. Nagulat si Hillade sa pagpili ni Eugene. Dahil sa teorya, wala raw potensyal ang kristal na yon. Nakakapagtaka sa kanya dahil hindi na itala ang kristal na yon sa imbakan. Nais niya na suriin ito ni Love Arian upang malaman kung anong uri ng ensayo ang nasa loob nito. Dahil hindi naman pala kayamanan ng Lionheart ang kwintas na yon, pinahintulutan ni Hillade si Eugene na pumili ng ibang bagay. Dali-dali siyang tumakbo at kinuha ang espada ng Wineth. Sa wakas, napunta si Eugene sa labas at nakikipag-usap kay Garges at Desaira. Sinabi niya sa kanila ang mga bagay na naroroon. Excited si Desaira sa mga sibat na naroroon. Hindi niya maintindihan kung bakit napili ni Eugene ang espada,
Nais niyang malaman kung anong klase ng sibat ang naruroon. 300 taon na ang nakakaraan, mayroong 5 Demon King sa kaharian ni Hamel sa ilalim ng impyernong demonyo. Unang ranggo, ang Demon King ng Apocalypse. Ikalawang ranggo, ang Demon King ng Pagkabilanggo. Pangatlong ranggo, ang Demon King ng Kalokohan. Pang-apat na ranggo, ang Demon King ng Karahasan. Ikalimang ranggo, ang Demon King ng Massacre. Nagtalakayan sina Desaira at Gargus kung aling Demon King ang mas malakas. Nawawala ang mga sandatang demonyo ng Karahasan at Massacre. Nagtataka si Eugene kung nasaan ang mga ito. Kung mayroon lamang ang espada ng Moonlight Blade, hindi na niya ito pag-iisipan at pipiliin na agad. Ito ang espada na nagtagumpay laban sa Demon King ng Karahasan at Pagpatay. Nag-ensayo si Eugene gamit ito habang pinagmamasdan siya ng dalawa. Lumipat tayo kay Hillade at Love Arian. Sinusuri ni Love Arian ang kwintas, ngunit walang mahika na natagpuan. Nagtataka sila kung bakit naroon ang isang bagay na gaya nito sa tanging mga kayamanan. Sinabi ni Love Arian na mayroong mahika na kayang basahin ang mga alaala ng mana. Si Shena ang lumikha ng mahikang ito, at dahil ang lahat ng bagay ay mayroong mana, gagamitin niya ito sa kwintas. Ipinasimula niya ang mahika, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo marahil 100 taon na ang nakalipas. Mukhang nasira ng ibang mga bagay ang mana ng kwintas. Sa huli, ibinigay ni Hillade ang kwintas kay Eugene at inalok na ampunin siya bilang kanyang anak. Si Gian Lionheart ay lumapit kay Eugene at masaya siyang makita siya ng personal. Tutulungan siya ni Gian na gabayan sa mga pagpupulong at iba pang mga bagay. Inakay niya siya patungo sa pangunahing silid kung saan naroon si Hillade. Nag-usap sina Eugene at Hillade tungkol sa kwintas. Sinabi ni Hillade na ginamit niya ang mahika upang basahin ang alaala, ngunit nakita lamang nila ang palengke kung saan ito ay ibinenta. Nakakabahala kay Eugene dahil hindi maaaring naroon ang kanyang kwintas sa ganung lugar. Magsasalita na sana si Hillade tungkol sa pag-aampon, ngunit naisip ni Eugene na baka siya ipakasal kay Sel. Napansin ni Hillade na nagkakamali si Eugene sa pagkaunawa at ipinaliwanag ang tungkol sa pag-aampon. Nagulat si Eugene, ngunit ipinaliwanag ni Hillade na ang layunin niya ay hindi nakawin ang kanyang anak. Inaanyayahan siyang sumama sa pag-uusap kasama ang kanyang ama. Kinakailangan ng isang gem upang mag-ensayo sa mana, ito ay nababasag at naglalabas ng isang tiyak na dami ng mana. Nasa dibdib ng mga halimaw ang mga ito, kaya nais na ni Eugene na magsanay ng agad. Umalis si Eugene at napansin ang isang partikular na amoy ng pabango. Mayroong isang taong nagtatago sa sulok. Natuklasan niya na siya si Anas Ilya, hindi niya may pagkakatiwalaan si Eugene. Ngunit sa kanyang isip, mas mabuti pa rin magkaroon ng magandang relasyon kay Eugene. Dahil may malaking kinabukasan si Eugene sa pamilya at maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto sa kanya. Tinanong niya siya kung ano ang kanilang pinag-usapan ni Hillade. Ngunit sinabi ni Eugene na pribado yon. Nagkunwari siya at nagpas siyang umalis si Eugene, ngunit sa likod niya, ipinakita niya ang kanyang tunay na mukha. Nagdaan ang 2 araw at dumating ang ama ni Eugene, sila ay nagyakapan. Hindi inaasahan ni Gerhard na magiging matagumpay ang kanyang anak. Pumasok sina Gerhard at Hillade upang mag-usap. Ipinabatid ni Hillade sa kanya ang tungkol sa pag-aampon, ngunit nag-aalinlangan si Gerhard. Iniisip niya na maaaring ito ay maliintindihin ng ibang mga miyembro ng pamilya. Sinikap siyang kumbinsihin ni Hillade na ang pag-aampon ay maaaring magdagdag ng potensyal ng anak niya. Lumapit ang ama kay Eugene upang pag-usapan ito. Sa huli, nagpas siya siyang tanggapin ang pag-aampon dahil ito ang pinakamagandang bagay para sa kinabukasan niya. Bagaman handa siyang harapin ang mga hamon na darating, ngunit sinabi ni Eugene sa kanya na huwag siyang mag-alala, at siya rin ang tanging tunay na ama niya. Naghiwalay sila at bumalik si Eugene sa pagsasanay, wala siyang balak na maging pinuno ng pamilya. Bukod doon, hindi rin pumapayag ang 2 asawa. Sinabi niya na ang pinakamahusay na paraan upang tapusin ang alitan ay ang pag-iwas o direktang pagsalakay dito. Nagtipon ng lahat ng mga pamilya sa seremonya upang magbahagi. Sinabihan si Sayan ng kanyang ina na maging handa dahil simula ngayon, ihahambing siya sa kanyang kapatid. Sinabihan siya na huwag mag-alala dahil siya pa rin ang kanyang anak mula sa direkta na linya. Nagpas siyang sumama si Iod Lionheart kay Love Arian upang mag-ensayo ng kanyang mahika. Ngunit sa ngayon, hindi pa siya magiging mag-aaral ni Love Arian. Natutuwa si Iod dahil lalayo siya sa pamilya. Sinasabihan siya ng kanyang ina na maging mapag-isa at ipinaalala sa kanya na siya ang dapat maging patriarch. Binalaan siya ni Hillade na hayaan siyang mag-isa. Iniisip ni Theonis na malamang na masaya si Anas Ilya tungkol dito. Si Iod ay hindi ipinanganak na may talento na angkop sa kanyang angkan, at siya ay walang kahinahunan at mahina ang kanyang kalooban.
Mas maganda para sa kanya na lumikha ng mga koneksyon sa iba't ibang mga Magus upang palakasin ang kanyang kapangyarihan sa Aeroth. Pagkatapos ng piging, lumisan si Iod kasama si Love Arian. Bumalik na rin ang ibang mga anak ng mga sangasanggang pamilya sa kanilang sariling tahanan. Si Eugene at Gerhard ang natira sa kanilang gamit ang bakanteng gusali. Ngayong araw, matututunan ni Eugene ang Maa para sa unang pagkakataon. Ang pag-unlad ng mana ay nahahati sa dalawa, ang paghinga at ang pagsasanay ng katawan. Ang paghinga ay nauukol sa pagkuha ng mana mula sa kapaligiran sa pamamagitan ng paghinga. Ang pagsasanay ng katawan ay may kinalaman sa paggalaw ng katawan upang mangulekta ng mana. Pareho silang hindi madaling gawin, ngunit mas pangunahin ang paghinga kaysa sa pagsasanay ng katawan. Noong nakaraan, ginamit ni Hamel ang pagsasanay ng katawan, ngunit pagkatapos ay lumipat sa paghinga sa mungkahi ni Shena at Vermouth. Magkasama silang umalis sina Eugene at Gian at patungo sa gubat kung saan matatagpuan ang malalas na dami ng mana. Ang gubat na ito ay nilikha ni Vermouth 300 taon na ang nakalipas. Binigyan si Eugene ng 10 araw upang maramdaman ang mana, kahit na iniisip niya na hindi naman aabuti ng 10 minuto. Pumasok sila sa isang maliit na bahay, mayroong hagdan na patungo sa isang ritual na lugar. Mayroong tuntunin na nagsasabing ang mga sangasanggang pamilya ay hindi maaaring matuto ng mana. Sa halip, tinuturuan sila ng ritual ng pulang apoy na walang kabuluhan kumpara sa orihinal na ritual. Ang ritual ng puting apoy ay para lamang sa pangunahing pamilya. Hindi gaanong alam ni Eugene, ngunit nakita niya ito kay Vermouth, ang mataas na densidad ng mana na bumabalot sa kanyang katawan. Ito ay nagmaterialize bilang puting apoy. Ito ay tila ang leon na paligid noong mga panahong iyon. Nag-focus si Eugene at nagsimula ng maramdaman ang mana. Hindi ito pinaniniwalaan ni Gian at sinasabi na imahinasyon lamang ito ni Eugene. Naglagay ng aura si Gian sa kanya at nagtataka si Eugene nang nakapikit kung saan siya nasa posisyon. Lubhang nagulat si Gian, nag-meditate silang dalawa upang maipasa ang mana sa buong katawan. Madali itong nagawa ni Eugene, lumampas sa inaasahan ni Gian. Napakalaki ng core ni Eugene kumpara sa mga nagsisimula. Tinawag siyang halimaw ni Gian. Lumabas sila sa lugar. Inilalarawan ni Gian na ang isang core ay maaaring maghiwalay. Ito ay tinatawag ng mga bituin, at si Vermouth ang nagsimula nito. Mayroon siyang 10 bituin at siya lamang ang nakarating sa bilang na iyon. May 6 na bituin sina Gian at Hillade, may 1 bituin sina Cyan, Cell, at Iod. Excited si Eugene na muling isilang sa isang katawan na mas maganda kaysa sa dati. Natututo rin siya ng technique ni Vermouth. Bumalik sila sa kastilyo, sinasabi ni Gian sa kanyang kapatid kung ano ang nangyari. Gusto subukan ni Eugene ang isang bagay at lumitaw si Nina. Hiniling niya kay Nina na dalhin sa kanya ang espada. Dinala ito ni Nina sa kanya, kinuha ni Eugene ang mana at ipinasa ito sa kanyang espada. Nilikha niya ang isang malakas na bagyo, sa loob ng bagyo, naririnig ang isang tinig. Sinasabi ng tinig na, ikaw Hamel, naaalala kita. Ang tinig ay maaaring si Tempest, ang espiritong hari ng hangin. Alam ni Tempest na siya ay isinilang muli dahil hindi nagbabago ang kaluluwa, kahit na libu-libong taon ang lumipas. Tinanong siya ni Eugene kung bakit hindi pinatay ni Vermouth ang natirang mga hari ng demonyo at si Tempest. Sinabi ni Tempest na ang laban-laban sa hari ng pagkakabilanggo ay talagang mahirap. Tanging sina Vermouth at ang hari ng demonyo na lamang ang natirang matatag. Isinantabi ni Vermouth ang kanyang sandata at hindi rin nilinaw ang demonyong hari ng apokalipsis. Lumilitaw, mayroon siyang kasunduan sa kanya. Nais malaman ni Eugene kung anong uri ng kasunduan ito, ngunit hindi alam ni Tempest. Bumagsak si Eugene sa lupa dahil sa napakalakas na puwersa ng espada. Sa wakas, nauubusan na siya ng mana at nag-aalala siya na maaaring hindi siya tunay na reinkarnasyon ni Hamel. Paano kung siya ay isa lamang na ang mga alaala ay binago ng isip ni Hamel? Ngunit batay sa sinabi ni Tempest, napatunayan niya na siya nga ang tunay na reinkarnasyon. Dumating sina Gian at Hillade, muli silang nagulat na wala pang sumunod kay Vermouth ang nakakapagtawag ng Elemental King. Si Gian ang magiging responsableng magtuturo sa kanya, kay Cyan at Cell. Sa labas, nagsasanay sina Cyan at Cell upang hindi maiwan. Isang mababang ranggong elemental si Sylph, sinasabi ni Eugene sa kanya na kung nagsisinungaling ang kanyang hari, papatayin niya ito. Nagplano si Eugene na pumunta sa Hellmouth, Aeroth, Yeres, at Luhar upang malaman kung ano ang nangyari sa kanyang mga dating kasamahan. Bagaman sa kasalukuyang katawan niya ay hindi pa siya makakapunta doon, ngunit balang araw gagawin niya iyon. Nagdaan ang 4 na taon at ngayon ay 17 taong gulang na si Eugene Lionhart. May 3 bituin siya sa kanyang katawan at nagnanais siyang pumunta sa Aeroth upang matuto ng mahika at mapabuti ang kanyang sarili.
Nakakasalubong niya si Cyan, na nagpaalala sa kanya tungkol sa hindi matagumpay na pag-a-apply ni Iode bilang alagad ni Love Arian. Bagaman hindi nakamit ang inaasahan, nakapasok si Iode sa Red Tower sa pamamagitan ng koneksyon subalit hindi nakamit ang malalaking tagumpay. Nakikipag-usap si Eugene kay Hillade tungkol sa kanyang mga plano. Sa una, hindi pabor si Hillade subalit sa huli ay pumayag din siya sa kondisyon na hindi siya lalapit sa maitim na mahika. Sa Aeroth, may isang itim na tore kung saan nagtitipon ang mga mangkukulam. Subalit tumututo lang pamilya Lionheart sa maitim na mahika. Pinapangako ni Eugene kay Hillade na alam niya ang kasaysayan ng pamilya mula 300 taon na ang nakalilipas. Sinusubukan ni Cell, na may paghanga kay Eugene, na mapigilan siya na umalis at nagbibigay ng mga posibleng solusyon. Naghamon siya ng laban, subalit nananatiling matiyag ang tuparin ni Eugene ang kanyang layunin. Nagpapahayag ng pag-aalala si Cell para sa kanyang ama na si Gian at kanyang kapatid na si Iode, ngunit pinapawi ni Eugene ang kanyang pag-aalala. Nagpaalam si Eugene sa lahat at pumasok sa isang portal. Nasa Aeroth na siya at naglalakbay sa kalangitan. Mayroong 5 tore na bumubuo ng isang pentagram at ang kastilyo ang nasa gitna. Gusto ni Eugene bisitahin ang mansyon ni Shena. 200 taon na ang nakalipas mula nang umalis siya at iniwan ang sulat na nagsasabing magre-retiro siya. Ang mga tagasunod ni Shena ay sumubok na hanapin siya ngunit hindi nila siya natagpuan. May mga spekulasyon na noong araw na siya ay nawala, ito ay kaarawan niya. Inirerekomenda ng gabay na baka pumunta siya sa demonyong mundo ng Hamel at ipinaghihiganti ang kanyang kasamang si Hamel. Mayroon din ibang teorya na pinatay siya ng mga mangkukulam. Naniniwala si Eugene na ang mga Demon Kings ang responsable dahil konektado ang itim na tore sa Hamel. Maraming mga tao ang nananalangin sa harap ng mansyon upang makapasa sa pagsusulit ng mage. Pumasok si Eugene sa mansyon at sinisikap na malaman kung paano namuhay si Shena doon. Noon, tinanong ni Shena si Hamel kung ano ang kanyang mga plano para sa kinabukasan. Sa kanyang isipan, walang plano si Hamel. Tinanong ni Hamel si Shena kung ano ang kanyang mga pangarap at mga plano. Sinabi niya na nais niyang mabuhay bilang isang ordinaryong tao, mag-asawa, at sa magkaroon ng mga anak. Sa huli, mag-isa siyang namuhay sa loob ng 100 taon. Nais makita ni Eugene ang silidaklatan sa ilalim ng bahay. Nais niyang malaman kung may mga bakas doon na naiwan, ngunit hindi niya mabuksan ang mga aklat dahil sa nagbabantay. Nagtataka rin siya kung bakit umilo ang kanyang kwintas. Base sa nangyayari lumalabas na mayroong nagsasaliksik tungkol sa kanyang reincarnation. May mga haka-haka na tuwing gabi nagsasaya siya kasama ang isang succubus. Galit na galit si Eugene at sumisigaw dahil may succubus sa lugar tulad nito. Napagtanto niya na hindi lang pangitim na mangkukulam ang naroroon pati demonyo mayroon din. Ayon sa gabay may isang eskinita na kilala at sikat sa black market. Ngunit may ilang tindahan din na hindi malinis at mayroong mga succubus na naglilingkod bilang mga waiter. At ang sabi-sabi ay regular na bumibisita doon si Iode. Ang eskinitang ito ay tinatawag na bolero, ito ay lumalabas lamang tuwing full moon. Walang plano si Eugene na lumapit kay Iode dahil nais niyang mag-concentrate sa kanyang trabaho. Siya ay galit na galit dahil dinudungisan nito ang pangalan ng kanilang pamilya. Nais niyang turuan ng leksyon ng kanyang kapatid ngunit kailangan niya muna na madiskubre ang ebidensya. Napagpasyahan niyang hintayin ang full moon upang bisitahin ang eskinita. Dumating si Eugene sa pulang tore sa Aeroth at sinalubong siya ni Hera na nakabantay sa labas ng tore. May biglang pagsabog na naganap sa itaas ng tore at lumabas ang mga anino ng mga halimaw, ngunit nahuli at napatay ito ni Love Arian. Pinagalitan ni Love Arian ang kanyang mga mag-aaral sa pagkakamali nila sa mahika ng pagsasama. Nakita ni Love Arian si Eugene at lumapag ito upang batiin siya. Namangha si Eugene sa kahangahangang kapangyarihan ni Love Arian. Lumabas ang kanyang kapatid na si Iode sa isang pintuan. Nakita ni Eugene ang epekto ng succubus sa kanyang kapatid at nagalit ito. Pinaakyat siya ng guro sa itaas at pinabasa ang mga aklat. Sinabi ni Love Arian na batay sa sinabi ni Hillade, ayaw ni Eugene na matuto ng mahika mula sa kanya. Ang gusto ni Eugene ay matuto ng mahika sa pamamaraan ng kanyang sarili. Ayaw niya magdulot ng gulo sa trabaho ni Love Arian. Sinasabi ng guro na kung may mga tanong siya ay pwede niyang itanong kay Hera. Lumipas ang isang buwan mula nang dumating si Eugene sa tore. Araw-araw siyang pumupunta sa silidaklatan upang magbasa ng mga aklat tungkol sa mahika. Nagsasanay siya ng kanyang mana sa umaga at ng katawan sa gabi. Natapos niya nang basahin ang lahat ng mga aklat sa silidaklatan. 300 taon na ang nakalipas, hinati ni Shena ang mga antas ng mahika sa malinaw na mga antas. Noon, ito ay kanyang sariling natatanging estilo. Ngunit nang siya ay maging punong guro ng pulang tore,
Maraming mangkukulam sa Eroth ang sumunod sa kanyang pamamaraan. Ang una ay mga bilog, isang bilog na umaandar na mana, na umiikot upang lumikha ng mahika. Kapag ang mana ay lumalaki sa labas ng limitasyon ng isang bilog, nabubuo ang isa pang bilog. 300 taon na ang nakalipas. Ang karamihan sa mga mangkukulam ay nag-aaral ng mahika gamit ang mga bilog. Ang mga mangkukulam lamang na hindi gumagamit ng mga bilog ay yaong may ganap na ibang pinagmulan, tulad ng elemental na mahika o itim na mahika. Dumating si Eugene sa silid ng pagsasanay kung saan naroon si Hera. Nagmungkahi si Hera na gawin ang mahikang bilog, ngunit nais ni Eugene na magdagdag ng kanyang sariling estilo. Gusto niya gamitin ang Lionheart Mana Method. Hindi pabor si Hera dito dahil ito ay napakahirap. Kung ang spiral ng mana ay hindi mapigilan, maaaring malubha ang pinsala o kahit kamatayan. Ngunit hindi sumusuko si Eugene at sa huli pumayag si siyang gawin ito. Ngunit siya ay makikialam kung sa palagay niya ay nagiging mapanganib na. Nagsisimula siyang kumalap ng kanyang buong mana. Ang ritual ng puting apoy at mga bilog ay may magkakaibang paraan, ngunit sa katunayan, pareho sila. Sa pamamagitan ng puting apoy, ang mana ay hinahawakan gamit ang mga bituin sa puso. Sa mga bilog, ang mana ay hinahawakan gamit ang isang kawit. Papalitan niya ang bilog gamit ang kanyang mga bituin, at dito, maaaring madagdagan ang kanyang mana. Maaari niyang kontrolin ang mana depende sa anong pangangailangan ang hinihiling ng sitwasyon. Magiging nakakainis lang siya kung subukan niyang hulaan kung paano ito magwawakas at kung ano ang mangyayari na mali pala. Hindi makapaniwala si Hera na sa edad na 17 taon ay nagawa niya yon. Matagumpay na nakokontrol ni Eugene ang kanyang mahika. Hinihiling niya kay Hera na bumuo ng isang halimaw upang subukan ang kanyang lakas. Nagbubulid ito ng isang golem at madali niyang ito'y nag-api gamit ang kanyang mahika. Kasama ni Hera si Love Arian at ipinaliwanag ang nangyari. Hindi makapaniwala si Love Arian, sinasabi niyang siya ay isang natatanging halimaw. Nagsasalita si Hera tungkol sa kanyang mahika na nasa parehong antas o maaaring mas mataas pa kaysa sa antas tatlo na mahiko. Nagtataka si Love Arian kung makatwiran ba na sumulat siya ng liham ng rekomendasyon para kay Eugene sa Akrayan. Ang Royal Librarian Akrayan, tanging mga mataas na ranggo ng mga mago, mayayamang aristokrata, at mga royalty lamang ang pinapayagan na pumasok. Sa huli, nagdesisyon si Love Arian na gumawa ng sulat ng rekomendasyon para kay Eugene dahil nakikita niya ang potensyal nito. Sa loob ng isang buwan, nagawa ni Eugene ang lahat ng ito at natutunan ang lahat ng mga aklat ng mahika. Nagtataka si Love Arian kung saan nagpunta si Eugene dahil wala siyang kakilala sa Eroth. Sinabi ni Hera na sinabi ni Eugene sa kanya na pupunta siya sa kanyang kaibigan. Habang nasa Merdane Square, tinitingnan ni Eugene ang bantayog ni Shena nang biglang dumating si Gargis. Muli niyang inirerekomenda ang sikretong pampalakas ng kanyang pamilya na nagpapalakas ng mga kalamnan. Binaliwala ito ni Eugene at tinanong kung bakit talaga siya pumunta. Tinanong niya kung alam niya ang Bulero Alley. Sinabi ni Eugene na oo, iyon ang lugar kung saan pumupunta si Ayod. Gusto ni Gargis pumunta doon dahil may mahalagang bagay na ipinapalat na malaki mula sa isang higanti. Hindi makapaniwala si Eugene, at higit pa rito, pinakiusapan siyang pahiramin ng pera. Gusto niya ito dahil ito ay napakahalaga sa mga mago. Nagsabi si Eugene na ilang araw na ang nakalipas ay nakita niya si Ayod sa mga pasilyo. Nakita niya ang mukha nito na nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-atres mula sa succubus. Sa susunod na kabilugan ng buwan, tiyak na babalik si Ayod sa ali na yon. Bumalik si Eugene sa tower at agad na nagtungo sa kwarto ni Love Arian. Ipinakita ni Love Arian kay Eugene ang sulat ng rekomendasyon para sa Akrayan. Ang Akrayan o Royal Library ay isang palasyo kung saan na itatala ang pinakamahalagang kaalaman tungkol sa mahika sa Eroth. Ito ay kilala na kahit noong 300 taon na ang nakalilipas. Bagamat maraming mga aklat tungkol sa mahika sa Magical Tower, hindi maikukumpara ang kalidad ng mga ito sa Akrayan. Nag-aalinlangan si Eugene tungkol dito, pero sinasabi ni Love Arian na ito ang tamang panahon para dito. Dahil wala pa siyang lubusang natutunan tungkol sa mahika, marami siyang posibilidad at pagkakataon upang matuto tungkol sa mga aklat ng Akrayan. Kaya't ang kanyang mahika ay magiging kamangha-mangha. Sa Akrayan, matatagpuan ang sinaunang mahika mula sa panahon ng mga alamat, kasama na ang mga aklat ng pinakamahusay na pilosopo noong panahon nila. Naruroon ang 3 orihinal na kopya ng serye ng mga aklat na tinatawag na Witchcraft. Sinulat ni Shena ang lahat ng kahalagahan ng kanyang mahika sa kanyang mga huling taon. Itinuturing na pinakamahusay na aklat tungkol sa mahika ang Sorcery sa kasaysayan ng Eroth at wala nang ibang mga kopya nito. Na-publish lamang ang unang volume.
Kahit sa pamamagitan ng pagbasa lamang ng unang volume, dadami na ang kalaman ni Eugene sa mahika sa mas mataas na antas. Nalilito si Eugene kung paano ito saisigat, ngunit tinanong niya si Love Arian kung alam niya ang sitwasyong kinakaharap ng kanyang kapatid na si Iod. Alam ito ni Love Arian, ngunit hindi niya magawang hadlangan ito. Nais ni Love Arian na maintindihan ni Eugene na mula nang dumating ito sa Aeroth, marami na siyang pagkakamali.